Magandang hapon po mga kasimple. Naiwan po muna kami, hindi po muna kami sumama dun sa motorcade papuntang Bigaa para sa Dalaw Parokya. Nandito po muna kami sa parokya ngayon, San Vicente Ferrer. Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer dahil sa kapiyestahan po ni Santo Padre Pio. Dito po muna kami at aantayin na lang namin sila mamaya pagbalik galing po sa paghahatid kay Lolo Enteng noon sa St. Joseph the Worker Parish sa Bigaa, Pabuyaw, Laguna. Yan po si Mami, nag-aayos po kami ng rosary na ipapamigay po mamaya pagkatapos ng misa. Ito na po yung mga rosary na ipapamigay natin mamaya. Magandang hapon po sa ating lahat. Bati natin ang bawat isa na magandang hapon. Kagaya po ng nabanggit ko kanina ay kapistahan, piyesta ni Padre Pio. Kaya naman magpasalamat tayo at palakpakan po natin ang Diyos. Di po natin makakaila, napakadami po ng deboto ni Padre Pio. Mula pa po kaninang umaga, napapansin ko sa Facebook, ang dami po nagpo-post tungkol kay Padre Pio. Sigurado po ako ay traffic po ngayon papunta at paalis sa Santo Tomas, Batangas, kung nasaan po ang National Shrine o St. Padre Pio. Sigurado po ako nakita po ninyo sa iba't ibang mga parokya ay kaluwet-kanan po ang pagbisita ng relikiya ni Padre Pio. At natatandaan ko po, nagkaroon tayo ng pagkakataon na dito po sa Pilipinas ay bisitahin tayo ng first class relic ni Padre Pio. At ano pong first class relic yon? Yung pong mismong kanyang puso. At ang kanyang puso ay incorruptible. Ibig sabihin po, hindi po naagnas. At natatandaan ko, few years ago, nung bumisita po ang heart relic ni Padre Pio sa ating bansa, napakarami po ang pumuntang mga may sakit at mga deboto. So tanyag, sikat, at kilalang kilala po si Padre Pio. Pero kung tatanungin natin ang ating mga sarili, bakit po siya nilalapitan sa kanya pong katanyagan, kasikatan at pagiging kilala, baliktad na baliktad. Kilala, sikat, at kilalang kitanyag po si Padre Pio sapagkat ang santong ito ay tahimik, mapagkumbaba, at lagi pong nagdarasal. Ulitin ko po yung sinabi ko. Tanyag, sikat, at kilala si Padre Pio sapagkat siya po ay tahimik, mapagkumbaba, at lagi pong nagdarasal. Mahal na mahal po ni Padre Pio ang pagdarasal.
Kasi para po sa kanya, yung pagdarasal ay patunay niya po na mahal niya po ang Diyos. At kitang-kita po ito sa kanyang sariling buhay. Nung siya po ay naging pari sa edad po na 23, kitang-kita ang kanyang pagmamahal sa buhay pananampalataya. Ang misa, para po sa kanya, ay sentro po ng kanyang buhay. Dumarating pa nga po sa punto ng kanyang misa, natatagal po ng ilang oras ang misa sapagkat mailang ulit po ang kanyang pagtigil upang manalangin at manahimik. At ang sabi po doon, may mga taong nagsasabi sa kanya na paiklian niya po ang kanyang misa. Pero sa isang pagkakataon, sinabi po ni Padre Pio, alam ng Diyos na gusto ko maging katulad ng ibang pari sa pamamaraan ng pagmimisa, pero alam din niyang hindi ito maaari. Tayo po, kapag nagsisimba, kami mga pari, kapag nagmimisa, lagi po nagmamadali. Minsan yung misa, kahit araw po ng Linggo, nakakalimutan. Minsan po ang misa, hindi po iginagalang. Minsan po sa misa, hindi tayo tahimik at hindi tayo nagdarasal. Minsan po sa misa, kapag araw po ng Linggo, kinatatamaran. Pero si Padre Pio, wala pong ibang mahalaga sa kanya kundi ang misa. At dahil po sa napakagandang kanyang buhay kabanalan, nilalapitan po siyang napakaraming mga tao. Ilang taon lang po ang lumipas, pagkatapos sa po maging pari, dinudumog na po siya ng libo-libong mga tao. At napakaraming tao po ang humihingi ng payo sa kanila pong buhay kay Padre Pio. At pare-pareho lang po ang sinasabi na mga taong humihingi po ng payo kay Padre Pio at nangungumpisal. Ang sabi po nila, presensya lang po ni Padre Pio, nagbabago na po ang kanilang buhay. At pagdating po at pagtungtong ni Padre Pio sa taong 30 years old, naabot po niya ang pinakamataas na uri ng panalangin. Di po natin alam, meron po mga uri ang panalangin. At ang uri po ng panalangin na naabot ni Padre Pio ay yung tinatawag po na transforming union with God. At ano po ang transforming union with God? Halos wala na po siyang ibang ginagawa sa kanyang buhay kundi magdasal. At kahit lagi po siya nagdarasal, hindi po siya napapagod, hindi po siya nadidistract, wala po siyang abala, at lagi lang po siya nagdarasal. At maganda makita sa napakabanal na santo na ito, isa sa mga pinakapaborito niya pong panalangin ay ang banal na rosaryo. Sinabi din po sa kanyang talambuhay na si Padre Pio ay halos kulang po ng tulog. Gumigising po ng 2:30 ng madaling araw at halos hindi po kumakain. Ang sabi po doon sa biography na nabasa ko, yung calorie intake lang po ni Padre Pio bawat araw ay 300 to 400. At ang sabi po doon, yung 300 calories, hindi po mabubuhay kahit yung isang bata. So sa kabila po ng lahat ng pagsasakripisyo na ito, ay patuloy pa rin po sa paglilingkod at pagmamahal si Padre Pio sa Diyos. At alam po natin kung ano po yung pinakakilalang pangyayari po sa kanyang buhay. Pagdating po ng September 20, 1918, araw din po ng Biyernes, habang siya po ay nagdarasal sa harapan po ng krus, pagkatapos sa po magmisa, sa edad po na 31 years old, lumabas po sa kanyang katawan yung tinatawag po na stigmata. Ano pong ibig sabihin ng stigmata o stigmata? Ito po ang mga sugat ni Jesus. Sa kasaysayan po ng simbahan, si Padre Pio po ang unang paring nagtamo ng mga sugat ni Jesus. Nagkaroon po siya ng sugat ng katulad ng kay Jesus sa kanyang mga kamay. Nagkaroon po siya ng sugat ng katulad ni Jesus sa kanyang mga paa. At nagkaroon po siya ng sugat na katulad ni Jesus sa kanya pong tagiliran. At ang stigmata na ito, ang mga sugat ni Jesus, ay ininda po ni Padre Pio sa loob po ng 50 taon o 50 years. Ano po ang mensahe ng buhay ni Padre Pio? Simple lang po. Mahalin po natin si Jesus, lagi po natin makita si Jesus, at lagi po natin paglingkuran si Jesus ng higit po sa lahat. Ipagsigawan po natin
sa pamamagitan ng ating katahimikan at pagpapakumbaba na si Jesus, katulad po ng isinigaw ni Pedro sa mabuting balita na si Jesus ang Mesiyas ng Diyos. Pero ang pinakamagandang simpleng panalangin at paalala sa atin na Padre Pio na lagi po nating naririnig mula po sa Kanya, ang kailangan lang po natin gawin sa buhay, magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Pray, hope, and do not worry. Gamitin po nating halimbawa si Padre Pio. Lapitan po natin siya sa ating sakit at karamdaman. Hilingin po natin na intensyon para sa sarili po nating buhay. At awa katulad po niya, wala po tayong ibang tinitingnan kundi si Jesus. Una po ay nagpapasalamat tayo sa matagumpay na pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Padre Pio, St. Pius of Pietrelcina. Palakpakan po natin ang Diyos. Pasasalamat sa inyo pong pakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang. Pasasalamat po sa lahat ng mga gumanap sa ating pong paghahanda at panalangin para po sa kapistahan ng Three Dome Prayers po natin in honor of St. Padre Pio. At pasasalamat din po sa may-ari at nangangalaga ng ating bagong imahe ng ating Padre Pio, ang ating pong Bartolome family. Palakpakan po natin sila. May rosary ka?